So, kumusta mga ka-Danio and welcome back dito sa Danio Fish Community Channel. And for today ay napag-isipan ko pong gumawa ng reaction video sa mga previous video natin para mas ma-clarify po natin yung ating gustong ipahatid sa inyo and gusto ko pong madagdagan yung mga kaalaman ninyo sa pagpaparami or pagpapaitlog ng ating mga alaga mga Danio. So, sabayan nyo lang po yung video natin at first time po natin itong gagawin. So, let's go! So, makulay na araw na naman po sa inyo, mga ka-Danio. At ngayong araw po ay tuturo ko po sa inyo at ipapakita kung paano ipag-binibreed yung aking mga alagang Danio. At yan po ay sa pamamagitan ng screen method. So, by the name itself, screen method, so kailangan po natin ng screen sa pag-breed ng ating mga Danios. Gaya po ng nasa video na yan, ginagamit po yung screen para dyan po mahuhulog yung mga itlog ng ating mga Danios. At protection na rin sa mga breeders para hindi nila makain yung mga nahulog ng mga itlog. So, balikan natin guys yung ano yung screen. So, gumamit ako nito ng medyo maliit na butas ng screen. At kung kayo magbe-breed, mas maganda siguro na ano, pumili kayo ng medyo malaki-laki dito na butas. Kasi baka hindi sumakto yung itlog at pwede pa makain yung ano, yung ibang mga itlog. So, mas maganda yung medyo malaki-laki dyan ng konti na butas. Pero make sure lang po na hindi makakalusot yung mga Danio breeders para baka ano, pumalpak yung breeding natin at makawala sa screen tapos makain nila lahat ng mga itlog sa ilalim, makatakas. So, yun po yung make sure natin kapag medyo malaki-laki na butas na screen yung gagamitin natin. Pero I recommend na medyo mas maganda yung medyo mas malaki pa dito na butas ng screen. So, nila makain yung mga nahulog na mga itlog. Next, iskinan po natin ng stock water para po pag inilipat natin yung ating mga breeders ay hindi pa sila mabibigla. So, pinipare ko po yung stock water for 2 days at ngayon ay gagamitin ko na sila sa pag-breed ng ating mga Danios. So, pag sinabi natin stock water guys, maraming paraan para magkaroon tayo ng stock water. So, yung iba, pwede sila, ginagawa ng iba ay nag-ano sila, pinapakuluan nila ng 20 minutes yung tubig na galing na wasa para maalis yung chlorine sa tubig. At meron din naman ginagawa nila, pinapainitan sa sikat ng araw for one day. And then, pagkahapon, pagkagabi, doon pwede ginagamit nila sa pag-breed yung tubig bilang stock water. At meron din naman na yung iba, gaya po ng ginawa ko, kasi 2 days lang yung ano yung preparation ko, pero yung iba pinupuno nila yung ano yung tank tapos sinahayaan lang muna nila ng 3 to 5 days sa kanila gagamitin yung tubig. And meron din namang ano yung mas madali, yung bumibili lang sila ng mga ano tawag dito, yung ano anti-chlorine solution na mabibili natin sa mga pet shop natin. So, marami dyan, ano, hindi ko alam kung ano yung mga brand o ano, mga pan, pero meron nabibili ng mga anti-chlorine solution sa mga pet shop na malapit na pet shop na kilala natin, na alam natin. So, ayan. So, let's start. First, ay ipapatong muna natin yung screen sa ibabaw ng breeding tank natin. Make sure na may clearance po yung screen tsaka yung ilalim ng ating breeding tank at baka makain po ng ating mga breeders yung mga nahulog ng mga itlog. So, stop lang natin ah. Hindi ko po nabanggit dito yung ano yung kailangan po bago tayo magsimulang mag-breed ng ating mga Danio
or mga isda, ay kailangan po nating ano, maghugas muna ng kamay. So kailangan nating hugasan muna na yung ating kamay para maalis yung mga langis or mga dumi, or baka may nahawakan tayo doon na mga chemical na makakasama sa ating breeding. So kailangan talaga maghugas muna ng kamay, and then saka natin pwedeng i-ano yung kamay natin sa tubig. So yan lang po yung addition natin. And then ilagay na natin yung ating mga Danio breeders, and make sure na meron silang space. And then pwede po tayong maglagay ng clips na dyan side by side, para po mas secure po yung ating breeding tank. Pero po yung ginagawa ko lang po is kinakover ko lang po sila, ang kinakover ko lang muna, and then pinapatungan ko ng mabigat na bagay para maipit yung screen at hindi mag-slide. So yung ginamit ko dito guys, yung isang pirasong tiles, yung malaki. So hindi yung mga tira-tira, yung mga ritaso, ang tawag sa inyo yan, yung tira-tirang tiles. So hindi na ginagamit. So ito yung ilagay ko. So medyo mabigat siya at naiipit na yung screen, kaya medyo safe naman siya. So kayo, maghanap kayo ng kung anong medyo mabigat na bagay na pwede nyong ipatong sa dyan sa inyong breeding tank. Yan. So ganyan ko lang po ginagawa yan para po mas madali yung ating pag-breed. And usually nangitig sila sa madaling araw kasi gustong-gusto nila ng malinig na temperature ng tubig. So check na lang natin tomorrow kung successful ba yung ating pag-breed. So good night Danios. And so yan guys, siguro nagtataka kayo kung bakit merong dyan. So pwede kayong gumamit ng kahit anong pampabigat. So ito lang yung nakita ko sa mga time na yan. Ginamit ko lang yung parang yung flower pot. Kaya bahala kayo kung yung pampabigat na gusto nyong gamitin. See you tomorrow. So, ayan. Tara, silipin natin yung ating mga Danios kung nangitlog nga ba at kung successful yung ating pag-breed. So positive na at merong mga itlog. So, sana po ay may natutunan kayo sa ating video na ito, at sana na po supportive po yung ating channel. So yan po yung mga itlog na nahulog, yung mga puti-puti, hindi po yung mga brown na yan, yung mga mahabang brown. So medyo hindi po siya makita kasi transparent po kasi yung itlog ng mga Danio. At so halimbawa hindi successful yung breeding ninyo. So pwede niyo po silang i-try next day, baka magkaroon na ng eggs yung breeding tank ninyo. And kapag nagbe-breed pala guys, dapat wag niyo muna silang pakainin niyo sila umaga lang, and then pagkahapon wag niyo muna silang pakainin para hindi madami yung poop na naka sa kanilang breeding tank. At alam naman natin na yung poop nila ay makasani ng pagtaas ng ammonia level. So mas maganda na wag na natin pakainin sa hapon. So once lang natin pakainin, sa umaga lang po natin sila pakainin. Danio Fish Community, please subscribe. So yan, first reaction video po natin ngayon, at sana nagustuhan niyo. Happy fish keeping. Thank you for watching.